Good morning everyone. Ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan habang kayo ay nanonood sa aking video. So nandito tayo ngayon sa may Lacson Avenue. Ayan, ayan ang UST, UST Compound, University of Santo Tomas. Ayan, so pag nandito kayo guys, mga motorista, mag-ingat kayo dito dahil mayroong mga CCTV dito na no contact apprehension sa may Lacson Avenue at Espanya Boulevard. Ayan, so pagka nandyan na kayo sa may pedestrian, wag na wag nyong apakan ang pedestrian lane or else kayo ay consider as a no contact apprehension. Ayan, so kahit na walang enforcer na manghuhuli sa inyo, pero ang CCTV ang manghuhuli sa inyo at kayo ay merong record na sa may meron kayong record na sa may Manila City Hall. So kung sinasabi nyo naman na wala kayong, kung sakaling hindi inyo sasakyan, ayan, kung hindi inyo motor, hindi inyo kotse, hiniram nyo lamang o di iskapo kayo sa no contact apprehension, pero kawawa ang sasakyan na ayan sa may Lacson. Ayan, Lacson sa may wag nyo apakan ang pedestrian lane guys sa may Lacson Espanya Boulevard, dahil meron diyang CCTV, tad-tad ng CCTV yan guys, no? Nasa mahigit 8 CCTV ang nandyan, hindi lang siguro 8, baka nasa 12 pa. Ayan, napakaraming CCTV yan sa may Lacson Espanya Boulevard. Yan ang intersection na yan, ay maraming nakatutok na high density na closed circuit television. Kaya kung kayo ay yan, for example nito guys, huwag nyo tong apakan ang itong huwag nyo tong apakan ang pedestrian lane kasi tawiran ng tao yan eh. Tapos kung sakaling kayo ay nakaapak pagka naka-stop, tapos nandun kayo naka-steady sa may pedestrian lane, so ang CCTV ang mag-a-apprehend sa inyo. So hindi kayo makaka-escape dahil lang kung hindi man inyo sasakyan ang inyong minamaneho, yan ay hindi mariregistro ang inyong sasakyan dahil siya ay nahuli sa pedestrian lane. Kaya mag-ingat, wag na wag apakan, para play safe tayong lahat, wag apakan ang pedestrian lane dahil yun ay nasa batas ng Pilipinas ang pedestrian lane na para lakarampan tao. Para rin yan guys, para rin yan na railroad eh. Ang railroad na yan guys, right of way ng tren yan. Siya ang nagmamay-ari yan. Right of way niya. So ibig sabihin, may karapatan siya dyan na gamitin. So ngayon kung nabangga ka dyan, tao man or sasakyan, pag nabangga ka ng tren, wala ka guys sa poder kasi daanan niya yan eh. How come na nabangga ka ng tren samantalang yun ay right of way niya? Ayun. So wala pang may nanalo guys, to put on the record, wala pang may nanalo sa kung nabangga ka ng tren, wala pang ninuman na nananalo sa tren. Kasi kanya talaga yan guys eh, right of way niya yan. So siya lang ang talagang kumbaga nagmamay-ari siya niya ng pinakadaanan niya para sa kanya talaga designated ang railroad. How come na binangga ka niya or nabangga ka niya, nasagi ka niya? O yun. So wala siyang pananagutan sa kung ikaw ay nabangga ng tren. So parang sa din yan, sa pedestrian lane din yan. Ang pedestrian lane na napaka-respectful yan, dapat nirespeto yan at dapat binibigyan daan ang tao dahil lakarampan tao yan para sa kanya talaga, para sa tao. Kaya nga tawiran ang tao, pedestrian lane, dahil para bibigyan daan ang tao dahil tatawid ang mga tao dyan. So yon, right of way ng mga tumatawid. Ayan, so sana nagkaroon kayo ng idea guys na sa Lacson Avenue corner Espanya Boulevard ay mag-ingat kayong lahat mga motorista at wag nyo apakan ang pedestrian lane kung nasa stop light, nasa red light ang traffic light. Alright, keep safe everyone and God bless the Philippines.